So ayun, what is up and good day mga kaibigan, no? At ngayong araw na to dumating yung clutch housing na in-order ko mula sa Lazada Racing, no, na clutch housing ng TMX 155, no? Alam ko marami sa inyo na gustong palitan yung mga clutch housing ng kanilang mga Chinese motorcycle ng clutch housing ng TMX 155, no? Pero ano nga ba difference nilang dalawa, no? Siyempre, unang-una na dyan mga kaibigan, yung clutch housing po or yung gear ng clutch housing ng mga Chinese motorcycle ay mas malaki kaysa dito sa gear ng clutch housing ng mga TMX 155, no? Ito pong sa TMX 155, 70 teeth. Ito naman ay 74 teeth ata, no? So, ayun, mas malaki po itong sa Chinese motorcycle kaysa dito sa TMX 155. Pero dito sa harap, no? Halos parehas lang naman sila, pati yung clutch lining parehas nga lang din, no? Tapos ayun, sa performance naman, anong pinagkaiba nilang dalawa? Ito pong sa TMX 155 ay high speed, ito naman pong sa mga Chinese motorcycle ay low speed. Sa TMX 155 ginawa para pampabilis, ito naman sa mga Chinese motorcycle ginawa naman to pampalakas, no? Ayun ang difference nilang dalawa. So ito pong mga gear nila, itong mga gear ng ating clutch housing ay maiihalin tulad po dun sa rear sprocket ng ating mga motor. Mas malaki, mas mabagal pero malakas. Mas maliit, mas mabilis pero walang masyadong lakas. Pero alam ko may mga magtatanong dyan, bakit yung sa TMX 155, no? Pampabilis pala yung clutch housing niya pero parang mas malakas pa siya kaysa sa mga Chinese motorcycle. Ang engine po kasi ng TMX 155 ay low speed pero mataas yung torque, no? Low speed pero mataas yung torque niya. So ang setup po kasi ng engine ng TMX 155 ay small bore pero long stroke. Yung mga naka small bore and long stroke po mga kaibigan, although mababa lang po yung kanyang RPM pero yung naproproduce po nito na torque ay sobrang lakas, no? So dahil nga low speed pero mataas yung torque niya, binalance po iyon ng manufacturer. Low speed yung engine kaya gumamit sila ng high speed na clutch housing, di ba? Binalance nila. So ito naman kasi mga kaibigan, yung mga Chinese motorcycle naman, yung kanilang engine naman po kasi ay high speed, no? Ang piston size po kasi ng Chinese motorcycle ay 62. Yung sa TMX 155 naman 59 ho ata, no? Nasa 59. So ito 62 mm yung sa Chinese motorcycle, pero yung kanyang stroke ay mababa, no? So high speed ho siya. High speed po yung mga makina ng Chinese motorcycle, pero yung torque niya patay. Mababa yung torque ng Chinese motorcycle. Dahil doon mga kaibigan, yung kinabit sa kanya na clutch housing, no, ay low speed, no, para magka-torque siya, no? Gets niyo 'yon? Sa TMX 155, low speed engine pero high speed ang clutch housing. Sa mga Chinese motorcycle naman, high speed ang engine pero low speed naman yung kanyang clutch housing, no, yung clutch nilang dalawa, no. Nakikita niyo 'yun, 'di ba? Yung balancing na ginagawa ng mga manufacturer. Kasi kung tayo po ay magkakabit ng clutch housing na low speed dun sa low speed na makina ng TMX, edi syempre, mas lalong babagal yung TMX, no? Mas lalong babagal yun. Sobrang lakas ng torque pero hindi naman magagamit kasi sobrang bagal ng takbo, no? Lalo na 4 speed lang yung TMX. Pero dito naman kasi sa mga Chinese motorcycle, no, meron mga motor na China na push rod na 5 speed, no? Yung mga naka 5 speed na yun, usually kinakabitan siya ng ganitong clutch housing, no, high speed, no? Para sa ganun, eh mas lumakas pa, mas bumilis pa yung motor, no? Pero sa totoo lang, mas malakas pa rin talaga to pagka ito yung nakakabit. Pero mas mabilis naman pagka ito yung kinabit natin dun sa ating mga Chinese motorcycle, no? Pero yun na nga, magpapalit ka ng primary gear, ng oil pump gear, no? Huwag nyong kakalimutan yun. Magpapalit pa rin talaga kayo nun. So pagka ito ang kinabit natin, magiging high speed yung ating clutch, no? Tapos yung engine pa natin ay high speed, no? Kaya naman niya, basta single yung motor at walang sidecar, no? Kasi nasubukan na namin to, no? Lalo na dito kami sa Antipolo Angono. Antipolo Angono kasi yung aking lokasyon, no? Kaya naman, ayun, puro pataas.
Nasubukan na namin dun sa Chinese motorcycle, kinabitan namin ng clutch housing ng pang TMX 155 at ayun, no? Laging ubos ka agad yung clutch, ang bilis maubos, no? So, ayun, kung naka-single naman yung motor mo, no, walang sidecar, napakaganda nito, napakaganda talaga. Bibilis na nga yung motor nyo, tapos ayun, mas magiging parang smooth ng takbo, no? Ewan ko kung bakit, placebo effect lang ata sa amin yun, pero ayun, napakaganda niya. All goods naman siya pagka ito yung kinabit nyo, no? Ito, nabili ko lang sa Lazada, 550 pesos, no? Alam nyo naman tayo, Lazada Racing tayo, kaya nga Bulok Bikes yung pangalan ng ating channel, no? Pero ayun na nga, ayun ang difference nila, no? Low speed, high speed. Low speed, high speed, no? Ayun ang difference nila, no? So ayun lang, no? Sana may natutunan kayo dito sa maikling video ko na to, no? Shinare ko lang ho sa inyo yung mga nasa isip ko ngayong gabi, no? Kaya naman sana may natutunan kayo dito sa mga pinagsasabi ko. At maraming salamat sa nanonood at sumusuporta nitong mga video ko na to. Ayun lang ho mga kaibigan. Ay, kung may mga katanungan nga po pala kayo, just comment down below and pipilitin po nating sagutin 'yan. Ayun lang po mga kaibigan. Maraming salamat. Babush.